Gideon, higit yata ang lamang nila sa inyo. Dapat ako magtiwala na ipakikita ng Diyos ang tamang daan. Kahit na lagi mahirap sa akin to, ako pa naman ang taong madalas magalinlangan at mag-isip kapag tila hindi talaga posible ang isang bagay, nahihirapan ako maniwala. Oo, ganun din ako minsan. Nung tinawag ako ng Panginoon para itaboy ang mga Madyanita sa amin, marami akong hininging kasiguruhan. At dito ko ito natagpuan. Hindi ko maintindihan na wala ang takot mo mamuno ng isang hukbo dahil lamang sa balihibo ng tupa? Hindi. Natuto akong manalig sa Panginoon nang dahil dito. Ang sabi ko sa Diyos, kung ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko, tulad ng sinabi mo, maglalagay ako ng balahibo ng tupa sa giikan kung ito ay makakahamog at ang buong lupa ay tuyo, malalaman ko na iyong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ko. At nangyari nga, nang bumalik ako, kinaumagahang tuyo na ang lupa, pero ang lana ay basa ng hamog. Pero meron pa din ako mga tanong. Huwag po kayong magagalit sa akin. Meron pa po ako isang hiling sa inyo. Isa pa po, pakiusap Panginoon. Nais ko po sanang matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa paligid. At ginawa nga ng Diyos ng gabing yun. Tuyo ang lana at nagkahamog ang buong lupa. Ito ang nagpapaalala sa akin sa pangako ng Panginoon na ipakikita niya ang daan. Mabuti pa ikaw na gumamit dito para hindi ka lamigin. At ngayon kailangan ko ihanda ang 300 tao na parabang 30,000 sila.